How to make YouTube thumbnails using Microsoft PowerPoint presentations. Yan. Yan yung pinaka easiest way na magagamit natin dito sa laptop na i3 kasi masyado mabagal na tong i3. So, sige, umpisa na natin. Punta tayo muna sa files. Yan. Mag-open tayo ng Microsoft PowerPoint. Eto. Yan, medyo mabagal talaga siya. Dahil loaded na rin itong ating laptop. Ayan, talagang mabagal. Konting pasyensya, konting antay. Okay. So, ayan, naglo-loading siya. Yan yung mga nauna ko pang ginawang thumbnail dati. So ngayon dito tayo sa blank presentation. Yan, blanko siya. So or pinakamaganda, mag-open na tayo ng panibago para mas maganda. Yan, the best. Yan. So ito yung blank na workspace. Ngayon tatanggalin natin to. Tatanggalin natin yung title. Kasi para maging plain lang siya. Right-click natin. And then cut. Cut. Ayan. Ganun din itong isa. Tanggalin din natin. So, cut natin. So, okay. Naging plain na siya, no? Hindi pa rin. Hindi pa rin matanggal. So, yan. Ba tayo matanggal? Gusto ko kasing wala yan eh. Mas komportable ako. Ayan. So, plain na siya. Plain. Ngayon, mag-insert tayo ng gagawin nating thumbnail. Insert. Picture. Puntahan natin sa... Ayan. Insert natin picture. Puntahan natin sa... Thumbnail folder. O, hindi ito. Dito tayo sa project. Ito kasi may hinanda na akong folder para dyan. So, ito. PowerPoint. Isa yung mga pictures na gagawin natin. Yan. So, mas komportable siya, mas mabilis. Ayan. So, PowerPoint. And then, yung... Pagdagan pa natin ng isa pa. Itong sniping tools. Kasi mamaya mag-snip tayo. Dito natin. Lagay. Sniping tools tayo mamaya. So, eto. Dito natin. Using PowerPoint presentation. Kasi mamaya, sniping tools na gagamitin natin para maging picture siya. So, kulang pa tayo ng isa pang picture. So, ano pa tayo? Hindi ako makita. So, parang ito na lang siguro gawin natin, ilalagay natin. Insert natin itong YouTube. Para nangyari na YouTube. Para magmukhang talagang pang YouTube talaga yung ating thumbnails. Yan. So, ngayon, syempre, ilalagyan natin ng sulat yung ating thumbnail. So, insert tayo. Is word art. Word art. Ito, lagay natin. Yan. And then text. Ayusin natin.
So, how to make thumbnails using MS PowerPoint. PowerPoint. Yan. So, lampas siya. Lilitan natin. Reduce natin yung sulat. Tapos, kasi madilim siya, no? Lalagyan natin ng, papalitan natin ng mas light color yung font. Yung font niya. Dapat mas light color. Fill. Ayan. Light color. So, ngayon, kailangan natin ng text. Dapat meron siyang text outline para mas mabasa. So, black gamitin natin. Yan. So, yan. Mas lumutang na yung nakasulat na word. Ngayon, gigitna natin ng konti. So, medyo malinaw na, no? Siguro tabahan pa natin ng konti. Palitan natin yung kanyang font. Yes, font. Gawin natin itong Franklin Gothic Heavy para mas mataba. Kaya lang hindi siya kasya. So, gagawin natin ito. Bababa natin. And then to backspace na yan. Para magkasama na sila. Diba? So, mas kitang-kita na siya. Yan. Mas kitang-kita na siya. Mas lutang na yung kanyang sulat. Yung mga letters. Mas lutang na siya. Dun sa mga kulay na nandun. Okay. Ngayon, may nakagamit naman tayong snipping tool. Paano na naman natin siya gagamitin? Gagamitin kasi natin to para maging picture siya. So, ito. Snipping tool tayo. So, sabi muna natin konti. Hindi kasi nag-ano to eh. So, new. Hindi niya. So, ang ginagamit dito is tri-snip skits. Yan. Tri-snip skits. Yun. So, panibago ulit. So, new. Ayan. So, pwede natin i-snipe siya. Ayan. Sniping tool na natin. So, yun. Pak. And then, save na natin. Kasi medyo talaga mabagal talaga itong ating laptop. i3 kasi ito. So, save na natin dito. Hindi niya kaya yung niya kayang gamitin yung Photoshop. So, ang kaya niyang gamitin itong mga Microsoft Word, Excel, and then yung PowerPoint presentation. So, yan. Save natin. So, yan. Meron na tayong thumbnail. Yan, di ba? So, gumamit tayo ng PowerPoint presentation. And then, sniping.